Hello mga kabakyard, this is Greg Salazar, ang inyong kabakyard dito sa GG Official TV. Ayan, nagbabalik po ang inyong lingkod at pag-usapan natin ngayon ay tungkol po dito sa 7 days conditioning to PADA. So ngayon mga kabakyard, nandito na tayo sa pangalawang araw. So pangalawang araw ng pagkukondisyon sa 7 days. Ang unang gagawin natin dyan ay i-sparring natin. Nasa sa inyo na kung umaga o tanghali. Basta ako, ang ginagawa ko, tanghali or umaga. Yan. So minsan kasi pag hindi ako maagang nagigising, so tanghali ko talaga binibigyan ng sparring sa pangalawang araw yung panlaban ko. So ito po mga kabakyard, disclaimer, ito ay pwede nyong gayahin, pwede nyo nang hindi sa mga gusto lang mabay, sa mga nauna na na magagaling. Dito sa larangan ng sabong, maraming magagaling dyan. Pero walang magaling kung hindi nagsimula sa wala. Ano? So lahat tayo nagsisimula sa wala. So ito sinishare natin para magkaroon na sila agad ng guide. So dito kailangan natin yan, sparring, ano, mga kabakyard. So pinaka mahalaga yon para ituloy natin yung pagkukondisyon. At isa sa mga dahilan kung bakit ni-sparring natin sa pangalawang araw ay para tumatak sa kanyang isipan na siya ay lumalaban o siya ay may kalaban, mga kabakyard. So mararamdaman ng inyong mga manok niyan sa pagkakahig, pagsasampi. Yan. So pag dumaan sila sa mga ganyang rotation, naisipan nila na sila ay inihahanda para sa kanilang laban. So ayun mga kabakyard, so sa umaga bigyan natin siya ng pagkain na masarap. So ako, hindi ako nagbibigay ng tipid. Maraming mga nagkukondisyon ng manok na tinitipid nila yung pagkain. Yan. So konti-konti lang daw para ano. Pero ito ang technique ko na may bibigay ko sa inyo mga kabakyard. Number one lang na dapat nating bawasan ay yung protein pag tayo ay nagkukondisyon. So mas marami ang parte ng carbo loading na ibibigay natin kaysa sa protein, ano. So ang protein kasi nagbibigay ng taba. Okay. So ang carbo loading, yan ang nagbibigay ng lakas, no? So yun mga kabakyard, 50% sa carbo loading, mais na giniling, corn ang tawag doon, binabad. So ibababad natin yan mga kabakyard para mas madaling matunaw, mas madaling ma-convert na energy. So ngayon, dagdagan natin siya ng 25% na platinum, 25% na conditioner. Yun lang mga kabakyard. Nasa sa inyo na kung gusto nyo dagdagan ng honeybee o dagdagan nyo ng dextrose powder. O kasi nagdadagdag din ako ng dextrose powder. Kung walang honeybee, pwede na po yung pulang asukal. Ano? So ang pulang asukal ay isa rin yan sa mga carbo loading. Nagbibigay ng energy yan mga kabakyard. At pampabilis din sa pampatunaw, no? So yun lang. So pagdating po ng hapon, pagkatapos ng kumain, sa pangalawang araw to mga kabakyard, ha? Sa pangalawang araw, katapos kumain ay bigyan po natin siya ng 0.5 Bexan, ano? So Bexan po ang maganda para sa akin kung sa mga panlaban ng manok, 0.5, ano? Tapos sabayan po natin bigyan ng Voltplex PQ. Ano? So yun, sabay na, overdose na. Ayan. So maraming nagsasabi, maraming magbabasta sa atin 'yan, pero nasa atin 'to, condition natin 'to, sinishare lang natin. Okay, so 0.5 kasi yung binigay natin, ang 0.5 lang na ml, yun yung capacity ng isang manok, mga kabakyard. So pag sa mga stag, ayan yung 0.3. So, istag, binigyan mo ng 0.5 ay baka sakaling ma-overdose yun. Kung yung panlaban natin ay binigyan mo ng 1 ml ay baka ma-overdose yun mga kabakyard. So, bibigyan lang natin siya ng 0.5 mga kabakyard. 0.5 ml lang. So, tapos bibigyan natin siya ng Voltplex KQ. Yun ay food supplement lamang. Hindi po siya ma-overdose kasi hindi siya kagaya nung binigay natin nauna. So, tinurukan natin siya ng B-complex, pwede pang bigyan ng supplement yan. Halimbawa, binigyan natin ng B-complex, pwede natin bigyan uli ng red gel. Ayan, sa mga gumagamit ng red gel,
bigyan natin ng Bordplex, bigyan natin ng El Toro. Okay? So, yun, bigyan natin siya ng 0.5 ml. Okay? 0.5 lang mga kabakyard at dagdagan natin ng Bordplex. Okay? So, ganun pa rin sa patuka, napakasimple lang. So, bago natin ipasok sa kulungan tuwing hapon, ay sanayin po nating ilapit sa isang manok din bago natin ilagay sa kulungan. So, ganun ang ginagawa ko. Inalalapit ko yan, pero hindi ko naman siya kinakahig masyado. Ilalapit mo lang, hindi mo siya masyadong ikakahig. Parang ipapakita mo lang na dapat maging aggressive siya. Ano? So, yun yung dapat itatak natin sa mga isipan ng ating mga manok, na dapat maging aggressive sila pag meron silang mga kaaway. So, bago natin lalagay sa kulungan ng gabi, ako kasi sa 7 days ko na pagkukondisyon, isang beses lang sila matutulog sa cording, no? Sa cording. Pero on the rest, nasa keeping yan sa akin. So, sa akin yun, mga kabakyard, ha? Sa tupada lang ito. So, hindi tayo masyadong magaling. Pero sa konti na mayroon tayong alam, lagi nating tatandaan na lamang lagi ang may alam, mga kabakyard. So, andun lang, mga kabakyard, at itutuloy natin sa susunod na mga araw, yung day 3, para maging kompleto yung 7 days conditioning guide natin sa tupada. Okay, so maraming salamat sa inyo, mga kabakyard. At sana ay mag-subscribe kayo kung kayo po ay bago sa aking channel. At sa mga dati at sa mga luma dyan na talagang sumusuporta sa akin, maraming salamat hanggang sa simula, hanggang sa huli magkakasama tayo. At hanggang dito na lang at mabuhay tayong lahat.